may financial provision na darating sa iyo. Bakit? Nakikita ng Panginoon, bibili mo siya ng something, kaya hindi ka makabili kung walang darating ng blessing sa iyo. Kaya ang gagawin niya, pagpalain ka niya muna para makabili ka para sa kanya. Hello? But make sure you fulfill your promise. That blessing that comes from you will be taken away. Amen? Pangatlo, are we learning something today? Ibigay natin, give to the man and woman of God. Lagi nating pinapractice sa church, kapag may naka-meet tayo ng mga pastor, man and woman of God, yan si Master Divine, ng mga teaching noon, bawat mapupunta sa church natin na mga pastor, iba't ibang mga evangelist, we learn to bless those man and woman of God. Bakit? Tingnan nyo saglit sa 1 Kings chapter 17, verse 12. 1 Kings chapter 17. Chapter 17, verse 12. Mayroon ho tayong naintindihan. Are we learning something? Sabi niya rito, verse 12. And he said, and the Lord thy God liveth, I have not cake but an handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and my son that we may eat and die. Itong ilustrasyon. Sabi niya, sabi nung isang widow, man of God, wala na akong pagkain. Elijah, ito na lang natitira ko. 10 centim. Ito na lang, maliit na oil. Gagawin kong tinapay ito, kakainin namin, tapos patayin na kami. Sabi niya, we may eat and die. Sabi ng man of God, ano sabi ng man of God? But make me there of a little cake first and bring it unto me and after make it for thee and for thy son. Sabi niya, yung maliit mo, ibigay mo sa akin. Because the man of God has an ATM. Alam niyo yung ATM? Anointing to multiply. Kaya kung gusto mo mag-multiply yung kukunti mo ngayon, i-release mo na. Nung sinabi ni Elijah, bigay mo sa akin yung tinapay, yung nabuo mong tinapay, kakainin ko, pero ako muna kakain, i-bless natin yung natitira para dumami yan. Nag-multiply ang biyaya ng isang widow. So when you give something to the man of God, you are connecting to the, we call it the divine connection, the upward giving. So kung ano yung anointing meron dun sa man of God, magpo-flow sa iyo. Kung ang man of God may prosperity, magpo-flow ang prosperity sa iyo. Kung ang man of God mayroong healing, magpo-flow ang healing sa iyo. Hello? So it's very important to honor the man and woman of God. Amen. Nagtuturo si Bishop sa Pilipinas. Sabi niya, meron dito maging milyonaryo. Eh, ang mga tao, ang kaisipan, imposible yun. Walang mimik. Nagdikter ulit. Mayroong isang babaeng tumayo. Sabi niya, ako yun! Sabi nito, gusto mo yung milyonaryo, taas ang kamay. Tumakbo siya sa altar. Sabi niya, naglagay siya ng 20 pesos. Akin yung Lord, yung seed ko yun, 20 pesos. Ako yung milyonaryo ako. Sa madaling sabi, lumipas ang ilang araw, mayroong isang contractor na, dahil may business kasi sila ng plumbing, kinuha silang contractor at in-award sa kanila sa Boracay, yung project noon na worth million. Pero hindi nagtatapos doon. Yung binhi niyang tinanim. Sabi nung manager ng project sa Boracay, pwede ba kitang i-hire na may accountant? Kasi accounting graduate yung babae. Pastor, actually, pastor yun eh. Pastor ang babae. Sabi nung, yes, sure. So, hinahit niya ngayon. Ngayon, naging, siya yung naging accountant. Ngayon, itong asawa niya, military,
retired military sister si Cha at they desire na ma-release yung 100,000 pesos na lamsam nila. Bro, military, makakatanggap ng 100,000, malaki na yun. Sabi nila kay ano, sa man of God, man of God, I have some, mayroon kami 5,000 pesos dito, seed namin to para ma-release yung 100,000 na lamsam ng asawa ko, military. Sa madaling salita, na-release yung 100,000. Tungtuwa rin, ano? Tungtuwa yung mag-asawa. Sabi ng asawa ay, Pastor, Daddy, ang Holy Spirit na mungusap sa atin, ibigay yung 100,000 sa church, sa man of God. Sister, brother Dildo, pag mayroon kang 100,000 sa kamay, hindi ganun kadali i-release yung 100,000. Pinaghirapan mo yun, ilang years ka naging military, tapos maglamsam mo yun, tapos ibibigay mo lang ng ganun-ganun. Munti ka na mamatay doon sa lamsam na yun. Pero sabi sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. So sabi niya, sige, umiiyak yung military. Sabi niya, sundaan. 100,000. So nag-release sila ng faith. Sabi niya, yung isang taon na ito, provide ito ng Lord. So, gaya na sinabi ko kanina, hinari siya ng accountant. Sabi ngayon nung manager ng project, sabi niya, magkano ang gusto mong salary ngayon? Alam niyo yung sakaba nung pastora ng aming accountant, instead na 10,000 ang desire niya, di ba? Normally, ang accountant ka, mga 10,000. Nadamihanan yung zero, naging 100,000. Kasi pag-usip yun na mag-request ka ng 100,000, hindi naman sinasadya na nasobrahan ng zero. Aba, nung nakita nung manager, 100,000, okay, no problem. Brother, 100,000 monthly. Bumalik yung 100,000 binigay niya. 100,000 monthly. After few months, sabi niya, ang ganda ng performance mo, gusto ko tayong increasean. Patakbo na naman siya sa man of God, pray for me, gusto mo lang increase, gusto mo increase. Sabi ng man of God, I release the blessing. Hindi ba mabasa 50% ang increase ng salary mo? Sa madaling sabi, dinagdagan siya ng 50,000 pesos na increase. Kaya monthly, nakaka-receive siya ngayon ng 150,000. Ako, pastor, imposible naman yan. Kanino kayo ayon? See, it's not just, hindi lang yung kwento eh. It's a reality. Ang problema lang, hindi tayo sumusunod, kaya hindi tayo nakakatanggap. Amen? Sino bang mag-aakala na Sister Love may tatrabaho ng 2 weeks sa London, bibigyan ng salary na 8,000 euro. Magtatrabaho ng 3 araw, bibigyan ka ng 2,000 euro. Imposible yun. Pero kung mananampalataya, imposible yung mangyari sa iyo. Amen? Nung nag-declare ako na may magkakatip dito ng 500, ang asawa ko, ako yun. Kaya nung inutusan siya ng madam, naka-receive siya ng 500 euro, tip. Posible mangyari yun sa'yo, sister. Posible mangyari yun sa'yo, sister. Posible mangyari yun sa'yo, brother. Kung mananampalataya ka lang. See, your obedience is the key to your blessing. Are we learning something today? Pangapat, give to the poor and needy. Kaya mo mamahirap dyan, what yung isnabihin? Sabi sa Biblia, he who give to the poor lends to the Lord. Sino daw nabibigay sa mahirap, Sister Josie, yung mga pulubi, nagkakautang si Lord sa iyo, kaya pabayaran ka niya mas marami. Amen. See, beggars are nothing. Pero, the Lord loved them. Kaya pag nag-bless ka sa mga mahirap, alam niyo, nung sa Frontline, it was 5 years ago, pag nagbigay ako ng limos, sino dito nagbibigay ng limos na papel? Amen. Amen. Si Brother Dindo. Pero madalang. Ako, pag nagbibigay ako ng limos, 50 centimes, 1 euro, bibihira akong bigay. Never pa ako nag-ano. Pero one day, sabi nung napadaan ako sa prank lang, sabi ng Lord, bigay mo yung 5 euro dyan. Nag-isip pa ako. Nilampasan ko yung matanda. Nung palapit na ako sa metro, gusto mo bang mabless? If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Balik ako. It's for you. God bless you. 5 euro. Pagdating ko sa trabaho, sabihin ko sa inyo,
Ang mga atid ko, puro 5 euro maghapon.